Welcome po sa Pinoy Audio Tech. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang frequency response, frequency, sound, pitch, loudness, at timbre. Ito ang mga magiging pundasyon natin sa pag-intindi ng mga bagay-bagay sa larangan ng tunog o audio. Ano ang tunog o sound? Ang tunog ay ang paggalaw o pag-vibrate ng hangin sa paligid ng isang bagay pag ginalaw. Ang tunog ay maikukumpara natin sa litratong ito na naghulog ng isang bato sa gitna ng tubig at nagkaroon ng alon palayo sa gitna. Ganyan yung tunog. Pagpukpok natin sa tambol, magbabibrate. Yan ang itsura ng vibration at papunta sa tinga natin yung nagbabibrate na hangin. Kaya naririnig natin. Ang tono ng tunog o tone na nakikita natin minsan sa mga ampli natin, radio, may bass o treble, ay ito yun. Ang pitch ay ang tawag sa taas o baba ng tunog. Ngayon, ang tinning o high pitch, yan ang taas ng tunog. Mabilis ang vibration yan. Yan yung kalansing o treble. Ang baho o low pitch o mabagal ang vibration, yan yung baba ng tunog o yung baba ng tunog. Yan yung tambol o bass. Ang loudness naman ay ang lakas ng tunog, lakas ng vibration, pagpihit ng volume control. Mayroon din naman parang switch. Minsan, makakakita tayo loudness. Yun ay ibang loudness naman yun. Pag-usapan natin yun sa ibang araw. Ang decibel ay o dB, yan ang unit ng lakas ng tunog o loudness. Yan yung dB, makikita natin yan sa mga equalizer, sa mga, basta may relasyon sa tunog, sa sound. Marinig nyo yun ng salitang dB. Kung treble, bass, mid-range, may dB pa rin yan. O lakas ng tunog. Ito naman, equalizer. Sa kaliwa niya, makita nyo may preamp na nakalagay. Parang volume control din yan. Sa taas niyan, may makita kayong dB. Negative, positive, tsaka negative dB na sa baba. Tapos may mga controls. Sa baba ng mga controls ay may mga 32, 64 yan mga frequency. Yan, 32, 64, 125. Dyan yung mga tambol. Habang ang 4K, 8K, 16K ay mga kalansing. Sa gitna, yung 500 ng tsaka 1K, yan yung boses ng tao, yung kumakanta. Kaya madalas makikita nyo, parang letter V siya dahil yan ang gusto ng tao pag nakikinig ng music, yung mahilig sa music eh. Ang kalansing at ang tambol, malakas, habang yung kumakanta yung boses niya, medyo mahina. Ang lakas ng tunog ay iba't iba sa mga bagay. Makita natin yan sa kaliwa, nakalagay dyan yung mga iba't ibang lakas ng tunog na maririnig natin. Yung tulad ng yung threshold of hearing, sabihin, sa pinakamahinang tunog, maririnig na natin yan. Normal breathing, yung paghinga natin, maririnig natin yan. Sa paglalim ang hinga, o ano, rustling leaves, o yung pag-ugoy ng puno, yung dahon, whisper, yan yung bulong. Tapos yung moderate rainfall, yan yung katamtamang lakas ng ulan, yun yung lakas niya. Ngayon yung normal na pag-uusap ng tao, yun yung normal conversation. Tapos ang pinakamalakas ay yung gunshot. Siguro itong gunshot parang shotgun siguro to eh.
Eh, pag maliit na baril, syempre mukhang mas malakas ang tunog ng jet engine. Eh, itong jet engine, malakas din. Siyempre, sa mga airport, makikita natin, yan, malalakas yan. At, bandang 60, medyo masakit na sa tenga natin yan. Makikita natin sa baba, may 20, may 40, may 60. Sa 60, medyo nagsisimula ng mairita tayo. Makita natin yung normal usapan natin, conversation, normal conversation, eh hanggang 60. So, yung boses natin na nagsasalita, yan yung 60 decibel. Sa mas mataas nun, minsan naiirita na tayo. Pwede lang siyempre kung sound yan. So, ano ang frequency o ano ang kaugnayan ng frequency sa tunog? Ang frequency kasi ay isang katangian ng tunog. Nagpapakilala sa pagkatao ng tunog. Bawa, boses ng tao. Yan yung minsan makikilala mo kagad ang isang tao dahil sa boses niya. Ganyan din ang frequency. Ang frequency ay isang katangian ng tunog. Ang frequency sa mas malalim na explanation ay nagmula sa salitang English na frequent o sa Tagalog ay dalas. Ang frequency ay ang dami ng vibration sa loob ng isang segundo ng tunog. Makikita ito na parang hugis alon. Pag halimbawa ay naghulog tayo ng bato sa tubig. Sa electrical naman at electronics, yan ay bilang ng siklo o cycle sa bawat segundo o cycles per second o hertz. Ang itsura pag dinrawing natin ng frequency ay parang ganito, yung asul. Tingnan lang natin yung asul na nasa gitna ng birding bilog. Yan, yung asul. O yung pula, pwede din. Yan lang. Yan ang itsura ng wave. Maraming klase ang wave. Ito ang tawag natin dito sa wave na to ay sine wave. Ano ba ang wave? Makikita natin yung taas ng wave. Yan yung tinatawag nating amplitude. Yung amplitude, yan yung lakas. Yan yung sinasabi nating loudness. Electronics o sa electrical, ang tawag dyan, amplitude. Pero pag yung sa ordinaryong tao lang, yun yung loudness. Tapos, ang lapad niya, ang isang lapad ng wave, ang tawag dun ay wavelength. Dito, malalaman natin na pag mas maiksi, mas mataas ang tono niya. Ngayon, kung mas malapad, mas mababa ang tono niya. Importante na maintindihan natin ito lahat dahil yun nga ang sabi ko, ito ay magiging pundasyon natin sa pag-intindi pag nagbabasa na tayo ng mga specifications ng mga ampli o gadgets, mas madali natin naintindihan. May bibiling tayo mga bagay, hindi na tayo masyadong mag-aalangan. Dahil naintindihan kasi natin, so makakapag-desisyon tayo kagad. Ang wave na nakita natin kanina ay sine wave, pero may iba't ibang klaseng wave tulad ng square wave, may triangle wave, may sawtooth wave. Yung square wave, yan yung madalas nating makikita sa electronics. Yan yung wave na napoproduce o na gagawa pag sa mga artificial na kuryente. Ang sine wave kasi yan yung galing sa saksakan. Ganyan ang itsura niyan. Yung AC natin. Ang DC kasi diretso eh. Wala dito yung sa image. Ngayon, ang square wave. Pwede rin maging AC siya, pero hindi siya sine wave, kundi square wave. Yan, may encounter nyo yan. Pinag-uusapan natin ay ang inverter na tinatawag o yung ginagamit na generator na tibaterya. Imbis na yung generator na gumagamit ng motor tsaka makina, may gas. Ito, ginagawang generator ay
ang power niya ay galing sa baterya. Itong square wave na to ay makikita rin natin sa mga solar panel o yung makikita natin ginagamit ang sinag ng araw para makapaggawa ng kuryente. Ito yan, isa to. So, yan. Sine wave, square wave, triangle wave, sawtooth wave. So, ang isang siklo per second ay 1 hertz. Yan yung gadgets natin na babasa sa mga disaksakan. May makikita kayong 50 hertz o 60 hertz. Pag 50 hertz, kadalasan galing sa ibang bansa yan. Ngayon, dito sa atin, ang standard kasi ay 60 hertz. Ito naman, pag nagkaroon ng dalawang siklo sa kada segundo, ang frequency niya ay 2 hertz. Ngayon, yung nabanggit kong 60 hertz o 50 hertz, pag 50 hertz, ibig sabihin, ganito na may 50 na siklo o cycles sa kada segundo. Ganun kabilis yun. Dito sa local, 60 hertz naman. May 60 na siklo kada segundo. Ito naman, may 4 na siklo sa loob ng isang segundo, 4 hertz. So, ang frequency niya ay 4 hertz. Ngayon, para marinig natin ang tunog, kailangan ang bagay ay may frequency o mag-vibrate na pasok sa ating pandinig. Tulad ng bawa, yung paniki, gumagamit siya ng tunog para makahuli ng mga insekto. Yung ginagamit ng tunog, hindi natin naririnig. Bakit? Dahil hindi pasok sa pandinig natin. Walang pagkakaiba yan. Tulad din yan sa mga hayop tulad ng aso. Bakit minsan nakakarinig tayo ng asong umaalulong? Pero hindi naman natin narinig bakit siya nag-aalulong. Siya naririnig niya, tayo hindi natin narinig. Baka may naririnig siyang mga bagay na hindi natin nakikita, pero narinig niya. So, ganun yun. So, importante na kailangan yung tunog ay mag-vibrate na pasok sa ating pandinig. Ano ang frequency na pasok sa ating pandinig? Ang sagot ay 20 Hz hanggang 20,000 Hz. Ang kakayahan na 20 Hz hanggang 20,000 Hz na marinig ng isang tao, yun ay tinatawag nating frequency response. Dito, makikita natin sa drawing, yung una, violin, ang frequency response niya ay mga 180 hanggang 3,200. Ibig sabihin, kaya niya makapagpatugtog ng frequency na 180 hanggang 3,200 Hz. May mga ibang instrumento na kaya ng mas malawak tulad ng piano. Ang piano, makita natin sa drawing, yung kulay orange dyan sa may ikatlong orange dyan sa may kanang bahagi ng litrato ay 28 Hz, yung pinakataas, makita natin, 28 Hz kaya niya hanggang 3,951 Hz. Yan ang kaya niyang sakop na patugtog na frequency. Dito naman, magbigay tayo ng halimbawa na ang frequency response ng tainga natin ay 100 Hz to 1,000 Hz. Ang sabihin, 100 Hz hanggang 1,000 Hz lang ang kaya ng ating tenga. Halimbawa lang yun. Ngayon, pag may nagpatugtog ng bass drum o cymbals, ito, bass drum, kaya niyang magpatugtog na frequency na 60 Hz at yung cymbals, 5,000 Hz. Itong dalawang instrumento na to, pag nagpatugtog to, pinatugtog to, hindi natin maririnig yan. Dahil kaya lang na frequency ng ating tainga sa halimbawa ay 100 Hz hanggang 1,000 Hz. Doon lang pasok yung frequency na maririnig natin. Nagpatugtog si piano ng 800 Hz. Violin naman, nagpatugtog din ng 800 Hz na frequency.
si guitar ay patugtog din ng 800 Hz na tunog. Pareho silang lahat 800 Hz. Pero si piano, si violin at guitar ay may sarili-sarili silang tunog na makikilala natin kahit na pare-parehong frequency ang pinatugtog nila. Bakit ganito? Ang tawag doon ay timbre. Ang pagkakaiba ng tunog sa pare-parehong frequency, ang tawag doon ay timbre. Parang yan yung tinatawag nating ID. Yan yung sinasabi natin. Halimbawa, yung tao may kanya-kanyang sariling boses. Pag nagsalita siya, alam na kagad natin na si paring ganin yun, si ate, si maring ganyan yun. So, ang timber ang nagbibigay ng pagkakaiba sa mga boses o tunog ng bawat instrumento. Paki-like lang po ang aming video kung nagustuhan nyo at para updated po kayo sa mga bagong video namin, mag-subscribe lang po. Ito po ang inyong ka-audio tech. Marami pong salamat.